Okay, welcome back po muli sa aking YouTube channel, mga sir. Ang ibabahagi ko po sa inyo itong mga issue ni Barao na umi-slide yung kicker o dumada please, kumaka-plus, ganun. Basta dalawa pong series itong mga boss, itong dalawang series na ito, ito yung merong issue na laging kumaka-plus yung kicker katulad yan. Pag sumipa, hindi siya sasabit. Tapos dire-diretso lang, walang sabit. Ito rin isang modelo na ito, isang series na ito. Basta dalawang series siya, mga boss. Tingnan nyo na lang yung decals ng fuel tank ninyo. Basta ganyan, ang sira nyan ay di umi-slide nga yung kicker, dumada please. Ang gagawin nyo lang dyan, mga boss, kapag natanggal nyo na yung clutch cover, tapos yung kickstarter mechanism, ang che-check nyo lang dyan ay yung dalawang circlip. Yan, yung circlip na yan, mga boss, yan lang yung nagkakaproblema dyan. Kasi dun sa kanyang groove, nawawala siya sa pagkaalagay. Kaya ang nangyayari, nagdi-disengage yung kick gear dun sa ratchet kapag ka sinipa na. So, ang gagawin dyan, mga boss, papaltan nyo nga ng dalawa siyang circlip. Yan, tatanggalin nyo muna yung isa doon sa loob. Yan, sundan nyo na lang, mga boss. Madali lang yan. Kasi yung iba, pinapaltan siya ng kung ano-ano. Pero yan lang ang sira nyan. Maliban lang, kung talaga medyo matagal na siyang kumakaplos, ang sira naman nun ay yung doon sa bushing ng kicker. Hindi yung sa idle gear, mga boss, ha. Yung sa mismong kick gear, yung 27 teeth na gear spar, meron siyang bushing doon. Yun din ang nagiging sira kung sakaling nakapagpalit na kayo ng circlip na yan. Pero sa ganitong maganda pa yung kick gear at saka yung ratchet, ang papaltan nyo lang, mga boss, ay yung dalawang circlip. Basta make sure na maganda yung maiipalit nyo circlip doon sa starter mechanism na kinakabitan ninyo. Ang part number pong gagamitin ninyo dun sa circlip ay 480J1600. Yan po yung circlip na 16mm. Pwede rin naman po yun dun sa circlip ng idle gear, yung 15mm, pero nakabuka na yun pagka naikabit. Pero minsan yun yung ginagamit ko kapag ka walang wala. Pero yan po, kung may mabibili naman kayo niyan, genuine na yan. Ayan po ang pipiliin yung part number. Yan, makikita nyo naman, mga boss, kung paano yung mga sequence nung pag-aalagay nung ano niyan, nung mga pyesa nung starter mechanism nga. Pero ang ginagawa ko diyan, minsan dinudubli ko yung circlip na pinakahuli para yung katabi nung spring. Ang purpose kasi noon, para lumakas yung sipa nung tension spring yan dyan sa ratchet. Dalawang nilalagay ko dyan, pero pwede na rin po yung isa. And then yung ibang mga nabaklas ko nyan ay tinanggal na yung washer. Ang nagiging problema naman, o kaya inilipat doon sa kabila, nababago yung pwesto ng gear. Kaya sa akin, ang diskarte ko dyan, yan na rin dating sequence. Circlip, washer, gear, tapos washer, and then circlip ulit. Yun. Kapag nasunod na ninyo, boss, yan, kahit hindi na kayo magpalit ng ibang pyesa, kasi kalimitan naman talaga, yung circlip lang nagkaka-problema dyan. Tulad nga nung sinabi ko kanina, yan yung bushing niyang kick gear na yan, minsan kapag kaalog na dyan sa kickshaft, yun pwede nyo nang palta ng kick gear. Kasi walang nabibiling bushing yan. Hindi katulad nung idle gear na merong bushing na nabibili na separate. At kapag kaganyan na nga po ang issue, isasabay nyo na rin yung bushing nung idle gear. Papalta nyo na rin yung. Kasi pag ginalaw nyo yung idle gear, kalug na yung bushing nun. Kaya syempre nabuksan nyo na rin yung makina. Papapalta nyo na yon ng bushing. Halagang 218 pesos lang naman yon. Yan naman, sir, clip. Ano lang yan, parang 20 pesos lang ang isa niya sa orig.
Ayun, kapag na-install nyo na nung maganda yung mga sir clip na yan, tapos maganda na yung mga position, okay na yan mga sir, itry nyo. Hanggang dito na lang po at maraming salamat.